morning po sa inyong lahat. And then God bless po. It's Wednesday. Wala na naman po silang pasok ni Aya. Gawa po ng bagyong enteng. Maulan pa rin po sa amin dito. Magna-magna. And then ngayon, wala pa rin tigil po yung ulan. Mag-ingat po tayong lahat. At maulan, alam nyo na yan. Kapi-kapi po tayo sa malamig na panahon. Basa sa may terrace namin doon yung hangin. Kaya naanuhan ng ulan na lamig. Kung araw-araw ganito ang lamig. Pero siyempre magbabaha naman kung over-over na yung ulan. And then kawawa na po yung may tanim na palay. Kagabi nanonood kami ni Aya ng balita. Ang daming naapektuhan na may mga ano, tanim na palay yung mga magsasaka po. Kasi nalunod na po ng bahay yung kanilang palay, lalo nagbubunga na. Yung parang umuusbong na yung bunga ng palay. Buti na yung palay dito sa may likod, hindi naman pa na ano, mga nadapa. Nakikita ko pang matataas. Yan na naman po yung kapaligiran. Yan, lasa dyan eh. Nag-off na ako ng electric ng talaga. Kasi malamig. Ito din yung panahon ng ano, bagyo eh, September, ganun. Sana sa pag-uwi ni Papa Ryan dito, hindi siya maulan. Dati umuwi siya dito, nabasa siya ng ulan kasi maulan nun eh. Maulan. Dito naman muna ako sa room ni Aya, nakahiga pa si Aya. Pero gising na, nasanay na magang nagigising kaya ayan, gising na. Everyone. Hindi pa naubos yung aking kape. Puno na yung dalang cellphone. Anong plano ni Aya ngayon? Walang paso? Aya? Huwag sa cellphone mag-roblox ako kasama si Jillian. Mag-study eh? Wala, kape. Study ko lang kahap. Siyempre, yung iba naman ah. Tapos, Kiss mama. Na-attack ka na naman ang asma. Hika, alam mo. Allergy. Allergy. Bumalik naman. Mapiga ka mamaya ng kalamansi. Napakalamig. Napakalamig. Meron doon kalamansi. Siya ay nangulit. Geng. Naligo na po ako kasi kinitabi na ako kanina. Gawa na ini eh. Walis-walis ako dito. Mag-uligo na. Nakamumutabi yung mukha namin na sa ilaw. May binagay na rostado or ano to? Lugaw or goto yung nanay ko. Kahit po tayong lahat, thank you Lord sa umaga nito. Na may lagi ito pag-uligo ng mga adya mo yan. Niyaya ko si Aya pero pinag-biscuit ko na ito kanina eh, pinauna ko na. Niyaya ko ulit para may kasabay ako. Kain po? Cheers po po lang ito lang. Panas ko para po sa inyo sa pagkakay. Masarap na. Kumalasa. Lasang-lasa yung ano na ito. Maluya. Chicken din na walang paso. Gawa ng bagyong enteng. Sarap. Nalalo yung sarap ko dyan. Luya, no? Nag-tukros ka na kasi. Tapos na lang silpo niya. Patuloy na. Pero? Pwesa.
Maya maya siya ay maligo mga 8:30. Kasi pag di ka maligo, anak, mainit. Nisipon ako. Kapag kumakain ako ng mainit, nisipon ko lalo. Sarap ko ng ano? Lugaw? Partida na kaipit pang pakaniaya. Magluluto ako ngayon ng chop suey without ano, repolyo. Kasi yung nabili ko, wala palang repolyo. Konting pot lang ilalagay ko. Ano ba tumak ilagay ko dyan? 1/4 lang. Pork. Naligo na rin si Aya. Naligo ko na at 9.5 na. Parang nakakatamad kumilos. Di sana ako magluluto eh. Magbubukas na sana kami ng dilata. Kaso binaba ko na tong pork galing sa freezer. Baka bukas umaraw na rin to at may pasok na sila. Ay, yeah. Magluto na ako. Maglagay na ako ng cooking oil. Isa ko na itong bawal. Paglagay na ko ng asin. Ganyan muna. Mamaya na yung more for two. Pagpapalam kita ng asin. So, lilinisan na namin itong gulay na pang chapsuy ni Aya. Tulungan daw niya ako kaya andito si Aya. I want to peel a carrot. So, magbabalat daw siya. Kaya sige, sabi ko. May sana naman cellphone siya ng cellphone. Pero mamaya, study siya. Ang bilis mo naman magbalat niya. Hindi pa ito nahugasan. Hugasan ko muna bago ko ano nga, slicing.
Hirapan kaya? Hindi, kaya nga hindi nyo. Lagay mo dito yun, oh. Bagong ligo na rin si Aya, pero parang nainitan. Hindi pa malambot yung puwet. Lakas ang kuha ng apoy. Medium heat na natin. Ilalagay ko na ito isang buong tube para malasang malasa. Hindi pa kami tapos ni Aya sa ano, pag-ano ng gulay ng chapsuy. Si Aya o may papakita daw sa inyo. Tingnan niyo to. Okay. Ano shape yan niya? Crayon. Ay, lapis. Tapos ka na dyan magbalaya para mahiwa-hiwa ko na yan. Okay. Okay ka na? Isa na lang. Isa na lang. Sige, tapusin mo. Tapos, hiwa-hiwain ko na yung mga, ano, pang-chapsuy. Wala pong tigil ang ulan. Grabe tong bagyong, ano, Enteng. 2 days po walang pasok. Tapos nang nabalatan ni Aya itong mga carrots, islesing po. Sana tumigil na po itong ano, bagyong Enteng, kawawa na po yung mga nabaha. Kagabi, yung napanood namin, nasunugan na nga, binahapa sila doon sa evacuation ano, center na kinakalagyan nila. Hindi nila namalaya na baha na pala madaling araw. Tsaka, may namatay din na ano pa lang 8 months old na bata, babae ata yun, malaglag daw, hindi na malaya na kanyang parents. And then may mga namatay na rin sa bagyong ito, yung mga hindi nababaha dati, ngayon po binaha daw sila. Ano ba yan? Parang kinikilabutan akong magkwento sa inyo. Alam niyo yun, tumataas yung balahibo ko as in. Nakakaawa yung mga nabaha. Yung mga talagang hindi nababaha. Yung hindi nila ini-expect na baha. Dito sa aming lugar, ang tanda kong nabaha dito, siguro 5 years old ako noon or 6. Yun na yung pinakalas na nabaha itong lugar namin. Sa awa naman ng Diyos, ngayon hindi na as in. Kaya tempo kami at mataas yung lugar namin. Sana never na itong mabaha. Kawa po talaga yung mga binabahang lugar. Kasi pag binaha yung isang lugar, namin malalat eh. Dumi. Yes. Naranasan ko din yung baha. Mahal sa lahat. Nangungupahan kami sa Maynila hanggang sa dibdib yung baha. And then walang tubig, pinanligo namin. Guys, mayroon mineral na ako sa inkan ko. Okay? Ang tagal din nung ano noon, naglimas kami sa tinutuluyan namin, ano, boarding house. Grabe ang puti yung ibang documents ng ate ko. Ano, hindi niya nasalba. Siyempre, yung sinalba ko din yung sa akin, hindi ko naman ini-expect na hindi nila naisip yon. Kanya-kanyang, ano, salba na noon. Ano ata yun eh, yun yung undoy, kung hindi ako nagkakamali. Undoy ba? Basta 2000 na. 9 ata yun. Grabe yung baha. Dati ma? Nasa inuupahan namin. Sa ano yun? Muntin lupa. Grabe oh, yung inuupahan namin yung bahay, ano? Yung bubong nagtatanggalan. Ngayon na ata yung pinaka-worst na ano, bagyo na na-experience ko.
lalagay ko na itong sayote. Sunod-sunodin ko na ito. Lalagay ko na itong beans. Kasi medyo matigas ata itong beans. Lagay ko na itong huling ricado ng chop suey. Carrots. Hindi pala ito huli. Wala lang akong repolyo. Nagsain na rin ako. Luto na ang aking chop suey without repolyo. Okay na yan. Takpan na po natin yung aking kanin, hindi pa. Mamaya na yun, okay lang. Ano ka na? Ulan na pa. Nalaglag yung aming takip ng yung kanain ako kami ng lunch ni Aya kasi gusto ko lang matuho. Halika na yan! Sumasayo na naman po si Aya na ayaw mapagita ko sa inyo. Kain po tayong lahat, sabay niyo kami na Aya sa aming pananghalian. Lord, maraming salamat po sa araw nito sa aming pangalian na wala rin itong panamayang kabayan na po yung nabasa ko kanina yes, sa news wala lang daw yung bag yung enteng parang ang dami kong kanin niya. No, it's not. Sige na, huwag mo nang pilipiliin, kunin mo lang ang guloy. Dati oh, ubus na to kasi gusto ni Aya, muling kumain si Aya. Ito niya oh, ayun mo kumuha bulok. Hindi ah. Bulok. Parang, ang ano kong ano, nagising kanina, hindi yan bulok, kumain ka. Ano lang yan, balak. Nandyan nga daw yung mobile tanis. Balak lang yan, nanginitin kasi ang yan para may pikas-pikas yung balak ng saging. Kaya sabi niya, ayan bulok. Yan bulok. Mag-ulam ka ng gulay ah. Oh, di na, ano si Aya, lagyan natin. Hindi pwede nila ang gulay para iwas sa iyo. Ayan na, cheers! Cheers! Thank you, Lord. O, so, para ko sa inyo, kayo pa tayo na lahat. Ang nakakulang po si Aya, bigyan natin. So, come on. Pinakaayaw ko sa lahat yung gulay, yung beans ito. Bao? Kaya naman ka rin. May ano siya? Ang patigas ito. Buto? Na malambot. Na kaunita. May pakot na kayo bukas. Kaya ba rin? Favorite patay ko lang dito yung upo bato ang sayote. Mm-hmm. Ang sayote ang carrots.
Mula po at lupon mo. Oo. Dos ng oras. Kaya naman, inayos-ayos na ako sa cellphone ko. Tapos, pag ano po, lunch na pala. Hindi na namin hintay si Papa Ryan. 11, ano pala, 56. Pag-control lang po kami.